Yo, mga kalipad! Magandang hapon! Kasama ko ngayon ang aking bunso, si Prince, ang aking nag-iisang prinsipe. So, alam, bypass tayo, Bustos Road. May dadalawin tayo, may papasyalan tayo. May ilang taon na tayo hindi nakakabalik sa ating kalipad na to. So, isa siya sa masasabi nating ugatan sa pag-iibon. Veteranong-veterano, ang pagkakaalam ko, 2006 siya naglaro. Nag-start mag-ibon hanggang sa ngayon, naglilipad-lipad pa rin siya. So, tara, sana samahan niya kami, panoorin niyo yung video na to. Hihingi tayo ng tips. Hindi tayo hihingi ng young bird, pero bibigyan tayo. Salamat, kasi mabait din to, ha? Tara, papunta tayo ng Bustos ngayon sa Kamatchilihan. Mga kalipad, samahan niyo kami. Kaming mag-ama, samahan niyo kami. Makikilukbuisit tayo ulit sa ating kalipad, okay? Tara! Let's go! Yun mga kalipad, andito na tayo sa street ni boss, ating boss. So, ayun, nakita niyo yung loop. Ayun, taas o, Taiwan loop yun. Ayun, gano'ng kaganda o. Lupet. Ayun, nakita niyo yung loop na yun. Taas. Papanigin natin mamaya yan. Ayun, diba? So, guys, tara, patuling ko muna. Ayun, sumilip na. Kumakaway po. Sige po, sandali. Pumasok na muna natin. 14, 15, 16, tapos yung 17, yung nag-solo lang. Tapos 18, ako lang yung pumasok na naman ulit. Okay, mga kalipad, yan si Boss Abit Santos natin, ng Bustos, and ang kanyang loop. So, may nadinig kayong konting kwento kanina. Medyo pa-private natin yung konting panalo niya is for 20 years. Talaga namang, naku po, hindi na natin mabibilang pag samasamahin na natin ng mga dalirit natin sa paa at sa kamay. Kulang na kulang. Kahit ako nagsisimula ako noon, talagang idolo ko yan. So, for 20 years, siya nag-iibon. Pag sinabi mong Abet Santos ng Bustos, isang ugatan yan. Veterano yan. Panday yan sa pag-iibon. Tara, maya-maya, panikin natin yung loop niya. Medyo ano na raw, medyo nahihiya si boss, for ano na yan, for pintura na daw. Pero sa ating mga low profile lang, napakaganda ng loop na yan, mga dream loop natin yan. Yun, papanikin natin maya-maya yan. Tara. Yun, papanik tayo sandali. Ililibo tayo ni Boss Abet sa kanyang loop. At nahihiya at medyo ano daw. Madumi daw. Dugyot daw, hindi naman. Walang dugyot-dugyot sa nag-iibon. Yun, no? Tingnan nyo kung gaano kalawak ang kanyang lupain. Ito yung kanyang paligid. Nakakatawa, oh. Tara, papanay tayo rito. Ako eh, lagi ko lang din nakikita. Kulay kong napunta dito, pero di ako napanik. Ilan taon na, boss? Apat na taon na siguro. Ay, hindi pa ako kay freeway nun. So, yan. May laman, boss, sa laban, ah? Oo, ito yan, pinaharap. Okay. So, Taiwan style din yan. Andun yung waiting area niya. So, dito kayo makakakita ng mga ibon na galing sa matagal na panahong pagpupundar. So, ito yung kayong mga flyer. Sa flyer yan, nakalaan yan. Ito yung gitna. Yan, yellow box. So, nahihiya si Boss Abet. Naipakita pero hindi siya makakatanggi sa atin. Okay, yun ang trapdoor niya. So, nakita niya. Taiwan style talaga. So, isang section, tulad na sa una. So, okay. Sliding din. Yan. Boss, ano to? Pang norte? Pang norte yan. Ang bali lang. Club 4 pa kalab yan. Ito, isang club yata. Ang lalapit. Ang maganda. Ginapak na pababayan. Pababayan. More on high milling tayo, boss. Tsaka Benjilet. So, yun yung talagang foundation niya. Na talagang ever since the world began na nag-iibon siya.
yan ang nagtaguyod sa kanya, nagbigay ng karangalan. So, ipapakita natin mga karangalang nakamit sa pag-iibon ni Boss Abet, eh, dami na rin siguro ng mga kalapating naman niya. Marami, mamaya, bababa tayo, titigisilipin natin ang kanya mga stock bird. Ha? Tara. Sa Boss ang nata. So, ito yung pansout naman niya. So, ang mga bata na. Pero naikot na. Hindi ko na naikot. So, 4 stock na lang din to. Kaya hindi ko na sigurado kung magkakaroon tayo ng laro sa ngayon. Ito na mga ibon. Ang kulungan, minsan di tinitingnan yan. Pero kahit ang dumi ng kulungan, pagkaganto itsura ng kulungan, napaksar pa rin tingnan. Okay, tara baba tayo sa ano, sa staka niya. So, 13 years na itong kulungan na to. Tapos may mga ventilation to, sample nga. Kasi mga bukas ang gilid. So, yan, nakita niya sinarado niya. Diba? Wow. Yan, may ventilation. Tapos yan yung mga daan. Okay, may mga secret passage yan sa loob. Ngayon, sa taas. Pagpasok ng ibon, pwedeng dito pumasok yun. Sa south sector or north sector, tapos palabasan din. Tama ako sa luto, papagawa akong ganun, boss. So, yan. Katay dito. Ilahin mo yan, nalagot yung tali. Bubuks yung... Ah, yung pinakalabasan na lang. So, yung mga ibon, may mga hallway pa. Pagpasok from landing board, trap door, pwedeng kumalang kumaliwa kung saan silang section nakalagay. So, natutunan talaga yan. So, yun. Okay, boss, ilang daan ng kasya rito? Ilang ibon usually nung napuno to? Pinakamarami dito, 75 lang. 25 oh, so 25 per section. So hindi niya pinupuno dahil nga para hindi crowded at magandang gumalaw yung mga ibon. Okay, ang ganda ng loop. Kung ngayon ka magpapagawa nito, patay sa isang million. Kasi nung tayo na pinagawa to, 700 ba? 400,000. Eh, that was 2010. At 12 years. 12 years na yung loop na to. Siya yung pinakamaganda loop dito sa Bustos. Kahit ngayon, pintura lang kulang ito. Naka-ideal pa rin yung loop niya. Okay? Okay, panik tayo sa landing board. Walang tanakit ito. Hindi pumapanik si Boss Abit dito. Dahil siya, pumulik na naman siya. So, papanik tayo doon sa taas. Ito na. Yun! Kitang-kita, 360 degree. So yan, nasa tori tayo ng landing board ngayon. Ang taas, ang ganda ng paligid. So napaka-refreshing. Nakakatuwa. Ay, marami nang pinanik yung loop na to. Marami nang dumapong grasya dito sa landing board na to. Kasusumahin natin nagkaroon na po ng return of investment na tong loop na to. Okay, pababa na tayo. Wala kasangin. Okay, yan. Ang Bustos. Lado mahulog ako, sabi ng anak ko. Ayan muna, pagtama natin sa loto, papagawa tayong ganyan. Yan. Ganda, di ba? Yun, mga kalipad, hingi tayo ng konting mensahe kay Boss Abet Santos ng Bustos para sa mga newbie. Hindi tayo sa babaw na kanyang loop. Boss! Para sa mga newbie na ngalapati ngayon, ano lang, yung pagkukuha kayo ng ibon na pangarera nyo, kumuha kayo sa alam nyo nananali mga ibon nila, yung kumakarera, huwag yung sasabihin magaling daw. Kailangan nyo may resulta yung ibon dun sa pinagkuhanan nyo na talagang nananalo sila. Tama. Yun lang aking ano sa mga newbie. Huwag kayong bili ng bili na magaling daw. Daw, yan. Tama yun. So, condition boss, mga simple na lang. Ay ako kasi magkaiba tayo ng ano, ako more in antibiotic ako, kaya nga nagtataka sila ba't ako nananalo eh. Yun nga din, nagulat din ako sa'yo, di ba? Ako iniiwasan ko antibiotic pero ikaw, ako, more prevention naman. Prevention naman. Pagdating ng ibon, may glucose yan, pero may halo na siyang antibiotic. Okay. Kaya lang, kada linggo, iba-iba namang klaseng gamot ang antibiotic ang gamit ko kasi... Meron akong pang-cancer, meron akong pang-respiratory. Kunyari, ginamit ko tuloy linggo na to, respiratory, susunod cancer, susunod na linggo, respiratory. So, alternate. Pero iba-ibang gamot yun. Hindi yung ginamit ko nitong linggo na to, gagamutin ko ulit. Okay. Hanggang Martes, puro ganun ako. So, yun, nakita nyo ha, iba yung way niya.
Pero for 20 years, ginagawa niya yon. Tataka sila, bata ko nananalo dahil sa antibiotic. Oh, di ba? Ako, minsan sinasabi ko, hanggat maaari, iwasi antibiotic. Pero ibang antibiotic sinasabi ko, malalakas antibiotic yon. Pero siya, prevention yung sinasabi niya na yon. Halos lahat ng mga antibiotic natin sa merkado, halos mababa eh. Para ni, ito mo yung mga ginagamit nating mga, ano, halos 5% lang eh. 5% lang ng antibiotic, kagaya nung, ano ba yung Bersilaga, yung Orny Special, yun, puro 5% lang yun. Mga 4-in-1, yung mga ganun. Mga 5% lang yun. Ngayon, makakabili ka naman sa mga poultry supply, 20%, 10%. Matataas na yan. Mababa pa rin. 100%. Halos may bit lang. So, yun naman eh, hindi naman pinagagaling yung sakit. Parang pababae niya lang na huwag na siyang umangat. Kasi, prevention. Lagi nandun na yung sakit eh. Bakit lalakas ang sakit? Pag na-stress ang ibon, tataas yung... Yun, pag na-stress. Pag na-stress, tatalunin yung... immune system. Oo, tingnan, lalakas ngayon. Para pahihinain mo yung para hindi matalo yung... ano. Hindi man totally maggagaling eh. So, prevention pa rin yun. Sa pag-ano ko lang yun ah. So, experience niya, pag-aaral niya, pero nakita niya, lupit. Ayan yung loop niya oh. So, yun lang. Nagpapasalamat tayo kay Boss Abit sa oras na binigay niya sa pagkakataong ito. Ilang taon ko inintay ito. So, yun. Maraming salamat sa inyo mga kalipad. Sana matuwa kayo. Pagkukuha ng ibon, dito na. Bakit sa akin? Hindi na magaling ibon ko. De, yun lang mga kalipad. Basta sundan niyo po FB niya. Makikita niyo po yung mga ibon niya doon minsan. Pero bihira mag-post din to. Napakasimpleng taon ito. Masikreto rin. Pero pasyal kayo sa Bustos, daan kayo sa kanya, makakakita kayo ng mga magagandang ibon. Yun lang mga kalipad, maraming salamat po. God bless po. Bye-bye po. Mabuhay tayong lahat.